Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine. Neglect not the gift that is in thee, which was given to thee by prophecy, with the laying on of hands and of the presbytery. Meditate upon these things. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them, for in doing this thou shalt both save thyself and them that hear thee. Praise the name of the Lord. Bago po kayo uupo, sabihin niyo sa inyong katabi, ang ating Diyos ay buhay. Please be seated, mga kapatid. Welcome to the house of the Lord, and I'm so blessed to be here to serve the people of God and to bring you the word. Thanks be to the Lord. Bagamat nasalanta po ang ating bansa, ay hindi naman po grabe na hustong-husto talaga ang naging pinsala. Of course, marami rin po naapektuhan, pero ang importante, bagamat yung mga bahay, nakita ko mga kapatid, na nadala po ng alon, bumagsak yung lupa, mga bahay na pagkamahal-mahal ang pagkagawa, parang laruan na inanod po sa ilog at bigla na lang nawala. Ang importante, buhay po ang tao. Palakpakan po natin na ating Diyos. Mga kapatid, maintaining the spiritually tough life. Paano po natin mapapanatili ang matibay na buhay Kristiyano natin sa mga huling araw na ito? How can we maintain a spiritually tough life in this very perilous and dangerous times? Mapanganib na panahon. Ang ibig sabihin po ng malakas o spiritually tough life ay hardy, strong, o dili kaya tough. Hindi po ito yung salitang tough na ikay siga o sangano o ikaw ay bully, kundi ito po yung matibay o matigas ka sa pagharap mo sa pagsusubok na binibigay ng sanlibutan sa atin. Sa ibang salita, it can be also used as flexible. Ito po ay pagiging nababanat ka o ikaw ay pwedeng baluktutin pero hindi ka nababali o nasisira. This is meaning pliable. O wika nga ay pwede ka maging effervescent na ginagamit po sa mga kabataan na masigasig at matibay, matigas, at hindi basta-basta tumitiklop. Mga kapatid, mga kaibigan, sa liham po ni Pablo kay Timoteo, siguro po sa mga umaten sa Feast of Tabernacle, sino po sa inyo umaten ng Feast of Tabernacle sa virtual? Taas po kamay. Wag ayway. Ay, mga pinagpala kayong tao. Pinagpala kayong mga tao, mga kapatid. Ang sabi po, mga kapatid, pagka tayo raw hindi sumamba sa Panginoon, sa sukot ay wala raw ulan. Pero doon sa mga sumamba sa Lord, may ulan ng pagpapala. Dito rin po natin kinuha yung sulat ni Pablo kay Timoteo na naging tema sa ating pong sukot or Feast of Tabernacle ay sa ikalawang liham. Pero ito po'y nasa unang liham ni Pablo kay Timoteo. Paul reflects a concern for the younger man's strength and spiritual toughness. Dahil bata pa po, mga kapatid, dito si Timothy, nag-alala po si Pablo bilang katiwala at wika nga ni Bishop, ito pong si Timoteo ay naging obispo. He became overseer of the Christian church during his time. Dahil si Pablo po ay nakakulong at maikli na lang po ang panahon niya sa ministeryo, ay kanya na pong hinatagubilianan. Nagtatagubili na po siya kay Timoteo kung anong dapat niyang gawin para pangunahan ang
ang mga iglesia ng ating mga ng Panginoon. And Timothy, though a sound caregiver, nakita ng dalawang mata ni Pablo na bagamat ito pong si Timothy, malapit ang puso sa mga tao. At napatunayan niyan sa Philippians 2:20-21. Dito po makita natin na I have no one else like him. Yun po ang pinapatukuyan niya si Timothy. Wala na raw po siyang ibang kilala na tulad ni Timothy. At ang sabi niya, who takes genuine interest in people's welfare. Nakita niya sa kanyang mini-mentor na siya po ay mayroong malapit na puso sa mga tao. Timothy has proved himself. Nakita ang mga kapatid ni Pablo na si Timothy, napatunayan niya ang kanyang sarili. Pero hindi naman ibig sabihin ng tao ay malapit ang puso sa kapwa niya, ay siya po ay mature na. Na ang taong ito ay handa na humarap sa mga matitinding mga pagsusubok na alam ni Pablo susuungin po ng kanyang nakababatang kapatid na ang pangalan ay Timothy. So sa mga tweet, sabi niya, kailangan mo ng spiritual strength. Kailangan mo ng spiritual toughness para mapagwagian mo at ikaw ay maging productive, kaaya-aya sa Panginoon. A reading of Paul's two letters to Timothy suggests that the young man was too easily intimidated by powerful older people. Diba lalo na sa ating mga Pilipino, kung ating pong dadalhin sa panahon dati ngayon, eh tayo po ay magalang na kahit minsan yung mga nakatatanda, bagamat baluktot minsan na sinasabi, hindi na lang natin kinukontra dahil sa ngalan ng paggalang. Pero mga kapatid, sabi ni Pablo, kailangan ikaw, Timothy, pagkamali, mali. At pagkatama, tama. There's no middle ground. Kailangan mangaral ka ng tama sa harap ng Diyos. So mga kapatid, that he might be reluctant to call people to the hardier level of faith. Baka sakali dahil ikaw ay malambot at kay bata pa, ay hindi mo papangaralan ang higit na nakatatanda sa iyo para sumunod sa mas mahirap at mas mga matintinding mga katuruan na dapat sundin ng lahat ng tao, bata man o nakatatanda na. Palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Oh mga kapatid, mga kaibigan, Timothy was less self-disciplined than he ought to be. O bakit po mga kapatid, nakapagtataka ba yun? Eh batang-bata pa po si Timothy. Natural, marami pa po siyang mga youthful exuberance, mga immaturity. Kaya tama po siyang pagsabihan ni Pablo na napakaganda pong mentor kung mamimili po tayo. Thus, we see Paul writing to him in 1 Timothy 4:12-16 na atin na pong binasa kanina. Paul here challenges Timothy to place his life under the scrutiny and assure every part of it as appealing in the highest Christian standards. Na ito po dapat na maging buhay mo, Timothy, sabi ni Pablo, na kailangan ito'y umapila sa pinakamataas na tuntunin ng buhay Kristiyano. Hindi yan pwede na, o okay na yan, kundi merong mataas na tuntunin ang Panginoon na kailangan mo maabot para ikay makapaglingkod ng tama sa Kanya. Set an example, ayun po ang sabi ni Pablo kay Timothy, that he may stamp himself on people's lives, maging uliran ng mga mananampalataya. Ah, mga kapatid, tayo po ay meron pong trabaho. Hindi lang po sa ating hanap buhay, hindi lang sa ating pamilya, kundi sa ating komunidad. Tayo po mga kapatid, kay kailangan magbigay ng uliran or example. Pag tayo po ay hindi na po nakikita sa church, eh hindi po yan uliran. Bumagyo ng bahagya, umalis na nga yung, alam niyo ba asa na po ang bagyo ngayon? Nandoon na po sa dagat, sa Lagpas, Bataan na po. Papunta na po siya sa palayo. Tapos yung iba sinasabi, ano, baka baha o baka ganito, ganyan, baka umuulan pa sa church, etc. Ay umuulan talaga rito ng pagpapala at presensya ng Panginoon. Church, set an example.
Yun po ang matututunan natin sa tinuturo ni Pablo kay Timothy na pwede rin po natin pagkunan ng leksyon. Paul's idea of Timothy's influence is also sweeping. Yung impluensya na magkakaroon po itong si Timothy pag siya po ay humayo na ay napakalawak, una sa pananalita, in speech. Yung pananalita niya ay marami pong makikinig. The things that he will say and the way he will say it will be the way that we will say it too and the way that we must say it. In life, sa pamumuhay ni Timothy, nakuha po natin mga Kristiyano na kailangan po natin ang kalidad sa buhay natin sa pang-araw-araw. Makita sana sa atin ang Panginoong Hesukristo. In love, pag-ibig, the characteristic of your personal relationship with your relatives, with your classmates, with your workmates, with your customers, with your suppliers, with your clients, with your friends and neighbors. In faith, ayan po, sana po lahat ay naglalagablab po sa pananampalataya. Sinabi po ni Pastor Louie, naninong po namin ni Sister Lani sa kasal, ang matinding katotohanan na marami na pong umaaten kuno ng church, pero yung puso nila nasa malayo. Nawa, lahat po tayong narito, present 100% to worship God in spirit and in truth. The way you love God is faith. Paano mo tratuhin o mahalin, kausapin, pakitunguhan ng Diyos, that's faith. Pero dito po sa huli, sinabi niya, in purity, sa kalinisan. So kailangan po makita sa atin yan, sa pananalita, sa buhay, sa pag-ibig, sa ating pananalig, at sa ating buhay, kailangan ang ating pong buhay ay banal o pure. Sabihin niyo sa inyong katabi, pure. Puro po, mga kapatid, kalinisan. In all these ways, hallelujah, ay kailangan po ay maging influence rin po ni Pablo at pinasa kay Timothy at ito na may pinasa naman sa atin. Kaya natin ito pinag-aaralan at pinakikinggan sa oras na ito. Timothy's life is to be a canvas. Ito po'y parang lona na kung saan doon po ginagawa yung Christ-like life that is being painted for us to observe and to learn from. Ito po'y parang canvas po na kung saan doon po yung drawing na makikita mo kung paano tayo magiging lalong maging maka-Diyos at maging Christ-like sa ating buhay. Praise the name of the Lord. Watch your life and doctrine closely. Ito pa po yung bilin ni Pablo. Bantayan raw po natin ang ating buhay at ang doktrina. Ayan po. Narinig niyo mga kapatid, napaganda ng preaching mga kapatid ni Pastor Louie kagabi. Pinaalala niya na kahit na yung kanilang mega church na pagkarami-rami na pong nabaptize in Jesus' name, tumanggap ng Holy Spirit, tinuruan ng kabanalan, eh nag-iisip pa rin lumipat sa ibang mga churches na higit pang mas malaki o kasing laki lang ng church nila, Bishop Louie. Bakit kaya gano'y nasa katotohanan na sila? At tama-tama po ang sabi ng Biblia, people will have itching ears, makakatingtenga na hindi papayag na masyadong kahit nasa katotohanan, mas gusto pa nilang makinig ng pabula at yung mga mensahe na gusto ng kanilang laman. Pero purihin ng Diyos, meron pong lupon, meron pong grupo mga kapatid, strong Christians, tough Christians. They cling to the truth. Nananatili silang tapat sa katotohanan at hindi po sila bibitaw. Kahit hinahatak po sila ng sanlibutan, hinahatak sila ng mga tukso at ng diablo, sila'y nananatiling tapat sa Panginoon. Huwag po kayong maniniwala sa napagandang mga pangangaral na napansin nga namin mga kapatid na kung meron pong troll na kumukontra mga kapatid sa mga tao, ay meron din pong kumukontra sa preaching ng katotohanan.
Meron pong naglagay, mga kapatid, ng mga habang nangangaral ang tao ng Diyos, naglalagay sila ng counter preaching, eh nangangaral yung tao ng Diyos, samantalang pwede naman sila makinig. Ang ginagawa, kinukontra nila, at kung gusto raw nila na-raw natin habang nakikinig doon, matuto ng iba pang tamang doktrina, eh magkausapin raw po sila. Yung po ay nasa virtual. Katakataka, pero totoo, nung binabasa ko yung kanilang tinuturo, eh hindi na po bago. Lahat po, mga kapatid, ng buhay naman naman ng palataya para sa kanila, inayos na po ni Jesus dahil sa biyaya. Kaya dahil ganun nga raw, eh wala na tayong dapat gawin. Kung hindi, ginawa na kasi ng Lord ang lahat para tayo maligtas. Eh, totoo naman yung sinasabi nila. Doon po sa simulang pagtanggap mo kay Lord, pwede mong gamitin yung sitas na yun. Kasi sa simula, talagang hindi natin maliligtas ang ating sarili. Kailangan natin si Jesus. Pero nung ikaw na may niligtas na ng Lord, binago niya na ang buhay niya, ay binago niya na ang buhay natin, ibig ba sabihin, si Christ pa rin ang siyang magdidesisyon para sa atin sa araw-araw? Si Christ pa rin ba ang magiging tapat sa kanyang sarili? Samantalang tayo na itinuruan niya, binago niya, at binigay niya ang kanyang Espiritu Santo sa atin. Tayo na po ang kikilos. Wika nga, mga kapatid, it is finished. Ano sinabi niya? Tapos na ang ginawa ko. Kumpleto na yan. O mga mananampalataya, take over. Kayo na ang magpatuloy sa aking sinimulan at tinapos. Gawin nyo hanggang sa wakas para kayo manatiling ligtas. Para kasi, mga kapatid, iniisip ko lang, ha, kung ganun po ang katuruan, si Christ lang lahat ang kikilos, parang credit card ni Christ. Diba? Naniwala ka sa Kanya, i-charge mo lahat sa Kanya hanggang sa wakas. Hindi po. Meron siyang binigay rin sa ating buhay. At binigyan niya tayo ng laya kung susunod tayo o hindi sa Kanya. Kaya it's up to us to abide, to remain in the Lord, to be faithful till the end. Makakapatid, nakakatakot. Kung maangaral ka ng kalahati lang na bahagyang preaching sa Bible, malaking pananagutan sa Lord. Alam nyo, mga kapatid, isa lang po masasabi ko dun sa ganung mga pangangaral na puro grace lang po pinaiiral. Pagka sinabihan na natin, paano kung magpapatiwakal yung tao, total ligtas naman na siya, doon na po sila nagbabumabaliktad. Hindi naman dapat ganun. Doon naman, mga kapatid, sila tumitiklop. Kasi pagka nagpatiwakal yung tao, dahil ang pangangaral mo, ligtas ka pa naman, kasi ginawa na ng Lord lahat, sila'y tumitiklop. Kulang po yung inyong pangangaral. Huwag kayong mangangaral ng kulang. Baka hindi rin kayo umabot sa langit. Pangaral na lang natin yung buo para masiguro natin, masigurado natin, magkita-kita lahat tayo sa tahanan ng Panginoon. Hallelujah! Mahirap man. Parang mahirap, pero gawin natin. Watch your life, ang sabi ni Pablo kay Timothy. Na yung si Timothy naman, pinangaral sa atin. Kasi siya nga yung bishop ng Christian Church. Overseer siya. Hanggang nagsalin ng salin, hanggang umabot sa ating panahon. Timothy's life is to be a canvas. Amen. Watch your life, it is said by Paul, to be done by nobody else but ourselves. Kung ating pong pakikinggan yung pinangaral po ni Pablo kay Timothy, kailangan na po gawin natin ito at hindi gagawin ng ating kapatid, ating ninong, ninang, kapitbahay para sa atin. O ng gobyerno, hindi. Gagawin po natin sarili. Tayo po ang kikilos at gagawa nito. Sabihin natin sa ating katabi, tayo. Hindi po iba O ginawa mo na ba? Huwag mong tanungin yung iba. Tayo po ang tanungin. Sarili natin. Here are the 5 basics, mga kapatid, ideas, principles of how to be a strong and hardy Christian. Paano ka maging matibay at matigas, matipuno na Kristiyano sa mapanganib na panahon nating hinaharap?
Number one is simply talking about the issue of being strong and tough does not go very far. Pag tayo nag-usap ng, kailangan pag-usapan natin paano tayo maging matibay at maging malakas, hindi po sapat yun. Yung pag-usapan lang, kailangan ikaw ay desidido. Kailangan ikaw ay kumbinsido at kailangan ikaw ay focus dun sa bilin ni Pablo kay Timothy, na bilin naman ni Timothy sa ating lahat ng mga mananampalataya. Ano yun? Let us all be tough Christians. Mga pliable Christians, mga adjustable. Now, when I say adjustable, hindi ko sinasabi tayo mag-compromise. Pagka nagpapainom yung kaibigan natin, hindi naman ako nakikita, okay lang, pakisama. That's not tough Christian. That is a compromising Christian. Hindi po yun. Pag sinabi kong adjustable, parang pagka sobrang lamig, hindi ka na, you don't freeze to death. Pag sobrang init, you don't, hindi ka naman nagkakaroon na napapaso hanggang ikay mawala na sa mundong ito. Kundi nakaka-adjust ka. At natural, kung sobrang init, lalayo ka na. Marunong ka just to survive for the Lord. Amen. Hindi ka mahina na ito, nagpipriest na, priest, wala na, naninanigas ka na mga kapatid. Pagka ikaw ay nasa malamig na lugar, hindi ka nagkaroon ng jacket, mga thermal na yan, ang unang bibigay yung tenga, ilong, ano nangyayari ron? Magkakaroon ng ano? Tapos, pwede na siya matanggal na ganun hanggang sa mamatay po yung tao. Ang kailangan sa Kristiyano, mga kapatid, nakaka-adjust siya. At kung siya'y nanganganib, lumalayo siya. At umaalis palayo sa panganib na yan. We should not just talk about this. We should live it. Kailangan ito ay ating i-apply sa ating buhay. Strength belongs to the person who pursues it relentlessly for him or herself. Ang kalakasan mananatili sa iyo kung ito'y palagi mong binabantayan at inaalagaan. At mga kapatid, kailangan kumbinsido ka, desidido ka, at tutok ka sa pagiging malakas sa Panginoon. It's easier to talk about it, being tough and strong, then make sure one is like what Paul said to Timothy about watching his life and doctrine closely. It really begins with us, and it starts with us, mga kapatid, by being quick to recover and quick to bounce back. Pag may problema ka, huwag kang magwingoy at manatili sa problema mo. Sumablay ka ba sa test? Ay, normal lang po yan. At tanungin mo yung KFC, mga kapatid, kung kailan siya nagtamasa at nagtagumpay. Ang dami pong nagtapon ng kanyang ang dami niyang mga manok, mga kapatid, na nasayang. Pinapa-pre-taste niya, hindi po tumalab, mga kapatid. Pero umabot rin sa panahon na siya po'y nagtagumpay. Ilang beses siya nagkamali, ilang beses siya walang benta, nasayang yung kanyang free taste. Maraming panahon bago siya nagtagumpay. Ganon rin po tayo. Ilan po dito, mga salesmen. Ako po, mga kapatid, sa akin pong trabaho, ilan po yung hindi ko nabebentahan kumpara sa nabebentahan ko. Marami pong ang dami kong sample na natabunan na po yung project sa dami ng sample. Pero hindi sigurado na ikay bibilhan. Maraming beses ikay hindi nagtatagumpay. Marami pong kalaban. The competitor beat your price. The competitor is the relative of the client. Ang dami pong factors. Kaya don't be hard on yourself. Failure is normal. It's how you face that failure. Magmumuyungoy ka ba? Magmumukmuk ka ba? O tatawanan mo lang at sasabihin mo, next time, it's not failure anymore, but triumph. Victory. Passing with high marks. Okay lang yan. Sabi ni sister, Pastor, sumablay ako, ilang points lang . Mag-try. Iisa na lang yung test niya . Ang dami niyang test, ha? Puro pasado. Ang nabilang niya, yung bagsak. Ano ba yan? Sino ba po rito nag-aral? Puro pasado lahat. Kahit na sabihin mo, President, ano ka? President, list. Or Dean's list ka.
o ikay matalino, cum laude, summa, etc. Iba na nga mote ka rin, may time talaga na sumablay ka, kasi tama yung sagot mo, nagkamali ka sa numero. Di mali. You learn from your mistakes. Palakpak sa Panginoon. Second, develop strength and toughness. Is demanding mostly done in secret? Hindi po ito ginagawa, pinapakita, oh, itong galing ko, no? Hindi po. Ito po yung ginagawa habang ikaw lang nakakita nito, sikreto. In makes it and often humbling. Ito'y nagbibigay ng pagpapakumbaba habang ginagawa mo to, at ito po ay hindi palagi paglilibang o masayang gawin. 1 Corinthians 9:24-27 says, run such in such a way as to get the prize. Tayo ro'y tumakbo upang ating makamtan ang gantimpala. Everyone who competes goes to a strict training. They do not get to the crown that will not last, but we do it to get the crown that will last forever. Ang Kristiyano, iba po ang corona o ang putong na ating pong tinutumbok. Hindi po ito yung corona na pang-temporary lang o pang-samantala. Ito po yung corona, putong na galing sa Panginoon. Therefore, I do not run like a man running aimlessly. Sabihin nyo sa kanyang katabi, running aimlessly. Huwag tayo magkamali. Nasa Panginoon ka, you don't have any business to run aimlessly. Meron kang tinutumbok. Ano yun? Yung gantimpala ng Diyos. Hindi po siya, bahala na. Kung anong matumbok, yun na. Hindi. May tinatarget ka. You are aiming for something. And that is the approval of our God, the Lord Jesus Christ. I do not fight like a man beating the air, but I beat my body and make it my slave, so that I may have preached to others, I myself is not disqualified for the prize. Napagandang sinabi ni Pablo rito. Nangangaral siya sa kanyang kapwa, pinangaralan niya rin ang kanyang sarili. Nang sabi niya, yung aking pangangaral sa inyo, na kahit ako ay huwag ako madiskwalipika. Kasi kung di ko rin gagawin yung pinapangaral ko, ako, salingkat lang ako. Hindi ako magtatamasa sa aking pangangaral. Kasi ako nangangaral, hindi ko ginagawa. Sa makatuwid, siya ang pinakakawawang tao sa balat ng lupa. Ganon po si Paul. At inyong pong mga ngaral dito, hindi po nagmamalaki. Tama po ang sabi ni Pastor Louie. Pag tayo nagtetestify, kailangan idugtong natin. Paano tayo nagtagumpay? Kasi pag sinabi natin, ako pinagpala ng Diyos. Normal lang na salita yun eh. Lahat naman pwede magsabi nun. Pero pag ganito na sinabi natin, ako pinagpala ng Diyos, siya ang talagang pinanggalingan itong pagpapala ko na ito. Dati wala kami. Mas mahirap pa kami sa daga. Pero ngayon, the Lord, ang Diyos, si Jesus Christ, siya ang supplier ko. Siya ang nagbigay ng kapital at puhunan para itong business ko ay lumaki. At lumaki palalo. At lalaki pa. Konektado sa source ng blessing. Praise the name of the Lord. Demanding ba? Or masyado bang maraming hinihingi? Hindi eh. Hindi naman. Sabihin natin yes. But we become harder on ourselves than most of us. Oh yes. Demanding ba yung requirement para ikaw tumibay at lumakas? You become harder on yourself. Not easy. Ilan po yung mga taong umaalis sa church? Because they want the easy way. Walang mangangaral sa kanila eh. Walang magdidisiplina sa kanila. Bakit pa ako pupunta sa church? Didisiplinahin lang ako ng pastor dyan. Di sa iba akong church magpupunta. Oh. Alam nyo yon yung advance yung isip?
Pero paano? Paano pag lumipat ka sa church na bago na yan? Alam ba nila problema mo? Paano maaayos yung problema mo eh kung saan-saan kang church nagpupunta? Takas ka ng takas. Eh, sabi mo, pinaglilingkod ka sa Lord. Eh, kitang-kita ng Diyos yung ginagawa mo. Sana huwag kang abutan na patalon-talon ka ng ganyan at biglang dumating ang Lord, maligam-gam ka. Oh, mga kapatid, gusto natin lahat, naglalagablab tayo sa paglilingkod at paniniwala at pananalig sa ating buhay na Panginoon. Ready to meet the Lord, loving His appearing anytime. Hallelujah! Praise God! Bakit sikreto? Bakit, di ba pwede naman i-TikTok yan? Pwede naman pakita, di ba, yung mga kilos, yung mga ano? Pwede naman, di ba? Hindi eh. Sikreto talaga yan. Kailangan ginagawa mo yan. We learn not to talk much about our obedience to the Lord, our faithfulness, because the quality and the effectivity of what we're doing is spoiled if we let people know. Example of which, mga kapatid, when you give your offering to someone in need, do you say, oh mga kapatid, nagtumulong na naman ako dito sa kawawa naman na ito, oh. Tinulungan ko, hindi ko kilala, tinulungan ko. Anong sabi ng Bible? You already received your reward. Nasayang yung kalidad ng pagtulong mo. Ang sabi nga, pag nagbigay yung kaliwang kamay, yung kanan, hindi alam kung magkano yung ibinigay ng kaliwang kamay. Do it in secret. Amen. Hallelujah. Done in secret, yes. If we talk about it, quality and effectivity is lessened significantly. So demanding na, done in secret pa. Ano pa? Humbling. Pag ikaw'y naglilingkod sa Lord, humbling po. The spiritual athlete stops and take the hit. Pagka sinabi, oh, mali naman yung ginawa mo, ganito, ganyan, hindi ka tumatakas, sinasabi mo, oh nga, ako may mali dyan, pero hindi ko nagagawin ulit. I'll be better this time around. Ayun. Pagka ganun ka, lumalago ka. Pag ganun ka, ikaw ay binibless ng Lord to learn how to grow and to acquire a deeper level of toughness. We want to be tough in these dangerous and perilous times. Hallelujah. Not always fun. Ah, sa church namin, palaging masaya. That's not true. There are times you will weep, you will have tears. Madidisappoint ka minsan. Pero ang kagandahan, mga kapatid, it is satisfying to experience. It's not always fun. Sometimes even brings tears, but it gives satisfaction. At pagka-satisfied ka sa ginagawa mo para sa Lord, kahit hindi masaya minsan, okay na rin. Dahil ikaw, nakasunod ka sa Lord. You are satisfied and your master is satisfied. Surely, kahit hindi palagi fun, okay pa rin. As long as my God is satisfied, I can live with it. Praise the name of the Lord. Pastor, anong klaseng church naman yan? Walang fun? Oh, hindi ko sinabing walang fun. Sino may sabing walang fun? Masaya sa Panginoon. Pero I'm just telling you the truth, that it's not all fun. But what's important is satisfaction is there. Muli, masigabong palakpak ibigay natin. Kaluguran. Yung kaluguran, mas malalim sa kasiyahan. Kasi yung kasiyahan, parang nasiyahan ka kasi nalibang ka ba? Ang saya naman dyan, ang daming nagpapatawa, ganito, ganyan. Paglilibang ba? Pero iba yung nalulugod. Satisfied ka ron. Kumpara sa pansamantala, nalinilibang ka lang ng kasiyahan or fun. Amen. Thirdly, pursuit of toughness never ends. Hindi po ito natatapos pagkatapos. Oy, alam ko na ngayon. Sige, paglabas ko dito, tapos na. No, it is an ongoing thing. Kailangan binabantayan mo talaga ang iyong sarili. It is a lifelong and calculated journey and adventure. Araw-araw, bantayan mo. Kailangan mo ito.
sa buhay. Yung maging matibay, malakas sa Panginoon. Luke 2:36-37, kilala niyo po si Anna. Anna, she is a prophetess. Found in the book of Luke 2:36-37, she was very old. Nakatatanda na po ang babaeng ito. She had lived with her husband 7 years, but after her marriage, and then was become a widow until she was 84. Sino 84 po rito? Dito, siguro 38 or 28 pa lang, parang lantutay na eh. Oh. Bakit ganyan? Eto, anong ginagawa nitong 80 years old na babae, mga kapatid? She never left the temple, but worship night and day. Sumasamba araw at gabi, fasting and praying. Oh, praise the name of the Lord. And here we are, nung youth kayo, sa youth camp, oh, hallelujah! Puspos ng banal na spirito, nagsalita na iba't ibang wika. Hindi na ako tatalikod sa Lord. Nagkaroon ng boyfriend, wala na, hindi na nakita sa church. Nagkaroon ng boyfriend, nag-asawa bigla. Nagkaroon ng ano, yung mga panaginip na, Mama, pa, itong gagawin ko ha, pagka-graduate ko. Eh, paano mo ba magagawa? Bigla kang kinasal sa huwes. Biglaan. Bakit ganun? Oh, mga kapatid, mga kaibigan, sayang, pagkabata-bata pa, mali na ang desisyon. Sana siya'y kumapit na lang sa Panginoon. Alam niyo, nagpapalakas sa atin, hindi naman sarili natin. Siya pa rin. The source of our power. Ang Panginoon pa rin. Kaya huwag tayo matutokso na lalayo dun sa source ng power. Praise God. At ito, pagkatanda-tanda, sa atin medyo may konting nararamdaman lang, hindi na ako makapunta sa church. Si Billy Graham, ano sabi niya? Is it 99 years na siya or 100 years old na matay? Ang sabi niya, pinaghandaan ko mamatay sa Lord. Ako'y evangelist, alam ko, dapat handa ang bawat tao mamatay. Ibig sabihin, kung mamamatay ka, nasa Panginoon ka na. Tama siya, di ba? Pero hindi niya raw pinaghandaan na umabot siya ng 90 years old. Ang sabi niya, bakit buhay pa ako ngayon? Sanay siya sa biyahe, sanay siya dun sa mga kung saan-saan krusada. Nung tumanda na siya, yung upo lang mga kapatid sa sasakyan, yung matatagtag, hindi niya nakaya. Kasi nga, 90 years old na siya. Alam niyo mga kapatid, naging dahilan ba yun para hindi na siya maglingkod sa Lord? Hindi. Sumulat pa rin siya ng aklat. Ang pamamaraan, dictation. Dinictate niya at yung kumuha ng dictation, yun ang nagtala at nagpalathala ng kanyang aklat. Sino may sabi na pagka ikaw matanda, wala ka na magagawa? Maraming pa tayong magagawa. Tayong na nga medyo umaabot na ng senior ang tawag. Marami pa tayong magagawa sa Kanya. Lalo na po sa inyo. Kaya kayo nasa trabaho, kaya kayo nandyan sa school, kaya kayo ganyan yung mga kausap nyo, mga matataas na tao, hindi nyo alam sa likod nila, they need the Lord. They need the Lord. Linagay ka ng Lord dyan. Tinanggal ka sa maling trabaho, linagay ka sa tamang trabaho para makausap mo yung dapat mong makausap. Oh, you don't have to have a setup like this and preach the gospel. You can share it in a nice way while having coffee or having ensimada or what. You can do this. Kaya tayo binibilinan ng Panginoon, magpalakas tayo. Maging malakas para yung ating pong tuturuan, malakas din. What kind of quality disciples will we have for the Lord if we are weak, unlike our Lord? Kailangan yung tinuturo ni Pablo kay Timothy,
masalo natin at maisagawa rin natin. At huwag ma-spoil sa atin at tuturo natin mali na. Yung ipapamana natin, kahinaan, hindi po. Kalakasan pa rin ng Panginoon. The joy of the Lord is our strength. Kalakasan. Woo! Hallelujah! Praise God! Do not give up. Yan po ang paalala ko, mga kapatid. Yung parang lilitaw, lulubog, parang nahihirapan na. Parang sa trabaho, parang mas yung trabaho ng pinakikinggan mo kesa ang gawain ng Panginoon. Do not give up. Umabot ka na sa panahon, sa level na to, huwag kang sumuko. You have already traveled very far. Only to quit. Not in the midway, but 75% already. 25% na lang yung biyahe mo. Doon ka pa. Sumuko. Huwag. Ika-apat, the search for toughness is dampened by when one coasts on his or her natural abilities and talents. Huwag niyo pong ipagkait ang talento niyo sa Panginoon. Pwedeng gamitin niya ng Panginoon. Isa po sa ginawa ng Panginoon sa ating church, pinaganda ng Lord yung ating mga gamit. Hindi para sabihin, mga kapatid, na ang dahilan natin, marami tayong panggastos. Hindi po yun. Kaya po nagkaroon tayo ng ganito upang ang mga tao dyan na mayroon pong mga talento, madiskubre pa. Hindi po natin pinipilit na yung present na mga singer at mga players lang ang gagamitin ng Lord. Kung alam nyo, kayo'y tinatawag ng Panginoon, gusto nyo matuto, gusto nyo mag-aral, meron po tayong mga pwedeng bigyan ng offering para maturuan po kayo ng mas maganda pang pagtugtog sa keyboard, sa bass, amen, sa drums, pwede po kayong i-train ng mga talagang magagaling. At siguro nakita nyo po, mga kapatid, yung sa ating Feast of Tabernacle, yung ano doon, yung music directress, napakagaling pong voice, ano po yun? Voice teacher. Apostolic na at subok pa sa gawain. We can ask their assistance para yung mga talents ninyo rito mapalabas at maibigay at maihandog sa Lord. Hallelujah! Praise God! Open po! At hindi lang po yan sa young people, kasama rin po ang young ones. Amen. Once young, kasama rin po mga kapatid. Kasama po lahat. The temptation of coasting on one's natural abilities and talent is great because it is easy to live according to your natural ability. Pag tayo naglingkod sa Lord, palagi tayo aasa sa abilidad ng Espiritu Santo, sa abilidad ng Diyos. Tayo po ay instrumento lang. Kaya kung tayo may talino, yes, magagamit yan ng Lord. Magagamit ng Lord ang ating bibig, etc. Pero ang kumikilos pa rin ay ating Panginoon. Siya dapat, mga kapatid, ang masunod. There should be a life of intentionality that is calculated in the goals and objective that is set by the Lord. Yes, meron tayong plano. Meron tayong mga goals. Pero higit pa rin mataas yung plano ng Diyos para sa atin. At ang kagandahan doon, hindi niya ginugulo yung plano natin, lalo na kung di naman salungat sa plano niya. Ayaw ba ng Lord ikaw ay umasenso? Ayaw niya ba na ikaw ay lalo pang tumaas ang posisyon mo sa iyong trabaho? Madagdagan ang iyong sahod o magkaroon ka ng mas malaking negosyo? Gusto niya ito. Pero while He is promoting you, kailangan nakasusunod tayo doon sa gusto niya. Anak, ipopromote kita, pero ishare mo ang kabutihan ko sa amo mo. Sige, bibigyan kita rito ng negosyo. Maglagay ka ng mga maglagay ka ng mga verses o maglagay ka ng mga pulyetos. Maglagay mo doon, pwede kayong sumali sa aming small group, sa virtual, ng mga men, ladies, youth. You can do that, right? While having your business. Having your own business and still pushing the kingdom business at the same time.
palakpakan natin ang Lord. Paul is saying, when he challenged Timothy, he was saying to him, be diligent about these things. Maging masipag ka sa mga bagay na ito. Tumalaga ka lubos sa mga ito upang ang iyong pagsulong ay mahayag sa labas. Yan ang gusto ng Lord. Sumulong tayo. Yumabong tayo. Grow in the Lord. And last, the pursuit of spiritual toughness is difficult to measure on a moment-to-moment basis. Hindi po ito nakikita madalas o halata. It is a long-term investment in life. Kaya mga kapatid, kailangan ko po ng mga manggagawa. Kaya nung tinanong ako, may manggagawa ka ba rito? I cannot say, yes, meron. Kasi hindi pa po tayo nag-o-organize. Yung mga manggagawa natin dati, lalo na ng pandemic, nawala na rin. Isa-isa pong nawala. Of course, meron pa rin natatili, purihin ng Diyos. Pero we have to reorganize. At yung ating pong tema, let the fruit remain. Yan po yung pang 1 year po nating tema yan. Hindi po yung one Sunday lang pong tema. Doon po nakasalalay at umiikot yung ating plano for the whole year 22-23. That the fruit, let the fruit remain. Na huwag po masayang, huwag maaksaya, kundi lalo pa pong payabungin ng Diyos kung anong meron narito. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Praise the name of the Lord! You cannot see every hour much growth a person has in his life at the moment. It will take time. For us to thrive and grow, seeing nothing initially is no surprise. But we expect growth. Ang church na pinangungunahan ng Lord, ang tanong, lumalago ba ito? Ang tamang tanong, bakit mabagal ang paglago nito? That can be a relevant question. Pagtitingin ka sa tanim, mga kapatid, yes, kanina, lalo na sabihin mo yung mabilis tumubo, like munggo. Kanina, ano siya eh, yung green siya na ano eh, seed eh. Ngayon parang meron na siyang dahon. Mamaya tawgi na po siya. Mamaya, ang ibig sabihin, kung titingnan mo siya habang siya ay lumalago, hindi mo agad makikita na meron pong buhay ito. Ganun din po sa atin. Yung pagtuturo mo ng Sunday school, parang hindi mo nakikitaan ng change yung estudyante mo. But you have to invest on your students. You have to invest on the new souls that the Lord will entrust to our church. Kailangan natin, mga kapatid, ng investment. Tuturuan natin sila. Kahit na minsan tingin natin, parang natututo ba itong mga to? Meron po silang natututunan. Hindi nga lang biglaan na parang, ay ito na, malago na agad, pwede na siya kumanta, pwede na siyang mag-preach, pwede na siyang mangaral at maging cell leader, etc. It takes time. We are talking of a lifetime journey. We are focusing on the discipleship of a person who just may never be fully seen. Hindi mo makita habang dinidisciple mo ang isang tao until the second half of his life. Biruin mo hanggang siya ay medyo nagkaedad na, doon pa lang siya natututo, nagbubunga. So, paano kung ikay susuko na agad? Di yung kanyang pagyabong ay hindi matutuloy. Sayang po. When wisdom, intellectual, vitality, physical stamina, deep spirituality finally come together, it takes time. So kailangan po ang pasensya, kailangan po yung strength, kailangan yung toughness. Na kahit wala kang nakikita na parang maganda, naniniwala ka pa rin, dulo maganda. Kasi yun pangako. Pangako niya. Palakpak sa Panginoon. Only then can the person be capable to do great work for the advancement of Jesus' kingdom.
Doon pa lang po, pagka lumabong na yung tinuruan mo, dahan-dahan, day by day, moment by moment, pinagpipray mo, huwag mo nang bilangin yung baka matisod sa'yo dahil di mo siya binisita or what. Pero darating ang panahon, siya ilalago. At siya pwede na maglingkod sa kaharian ng Panginoon, maging Christ-like. Church, I will end by this verse that says Psalms, that's the Psalm says in Psalms 139, 23 to 24, this shows an examined and spiritually strong and tough life. When the psalmist said, "Search me, O God, know my heart. Test me and know my anxious thoughts. See if there is any offensive way in me and lead me in the way everlasting." Alam nyo itong way everlasting na to? Ito po yung strength, strong, hardy Christian life in the last days. Pagka matibay, matigas, at ikay matipuno na Kristiyano hanggang sa wakas, that's the way everlasting. Looking unto Jesus, the source of our strength, the author, the beginner, and the finisher of our faith. Siya pa rin. Oh Lord, fill us with your spirit today. Puspusin mo kami ng iyong banal na spirito. Matapos ang Lord namatay sa krus, inilibing, nabuhay na namang muli. Anong kalagayan niya? Dual ang kalagayan ni Kristo, tao at Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin nung si Kristo naging tao, tao lang siya, yung Diyos nawala na. Dahil ang Diyos hindi pwede mawala. Samantalang ang Diyos naging tao, siya'y Diyos pa rin. Kasi ang Diyos hindi nakikita, espiritu. Pero sa kanyang dual na presensya, logos, ano yung logos? Image of the invisible God. Nakikita. Sino? Si Christ. Eh, yung hindi nakikita, ano tawag doon? Celestial. Hindi mo nakikita. Diyos. Nasa lahat ng lugar pa rin. Pero yung Diyos, naging tao. Terrestrial. In the person of Jesus. Ano sabi niya? I will not leave you orphans. I will give you my presence. Ibibigay ko ang aking spirito. Wala naman tatlong spirito. Kasi yun ang katuruan sa iba eh, tatlo eh. Iisa lang eh. The Holy Spirit is one God. The Holy Spirit is Spirit of the Father. Amen. The Spirit of Christ, what do you call that? That's the Holy Spirit. One.